Nito lang June 9, inaresto ng Quezon City Police District ang dalawang menor de edad matapos maaktuhang gumagamit ng ilegal na droga. Ang mga menor, naka-school uniform pa. Kasunod nito, magpapatupad na rin ng random mandatory drug testing ang Quezon City Government sa mga estudyante sa pampublikong high school, college at university sa lungsod. Ayon kay Vice Mayor Joy Belmonte, kahit walang permiso ng magulang, isa sa ilalim sila sa drug test. Base raw ito sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa ordinansa ng lungsod. Lalo pat ayon kay Belmonte, sa huling impormasyon daw ng PDEA, halos 100% ang apektado ng droga sa lungsod. Karamihan din daw ng mga sumuko sa oplang tukhang ng PNP ay bata pa ng masangkot sa droga. We're going to do this in the beginning of the school year. Ang mangyayari lang dito, magkakaroon ng malawakang orientation sa lahat ng parents. They are given a waiver that they have to sign. Na kung ayaw nilang pirmahan, kailangan pa rin ipagpatuloy. Kailangan lang konsultahin yung nanay. Magkakaroon ng selection board na pamumunuan ng school principal. Confidential ang magiging resulta ng drug test. Kung mag-positive sa drug test ikalawang beses ang bata, maaari siyang ipasok sa treatment facility ng Quezon City o private facility. Pinag-aaralan pa kung ipatutupad din ito sa mga pribadong paaralan. Okay lang po. Kasi para ligtas yung mga bata, para alam ko kung ano ang ginagawa nila. Ano, para kung sakasakaling na gumagamit nga sila, maaga pa lang mapapahinto na. Suportado naman ng Commission on Higher Education ang ordinansa. Ayon kay CHED Executive Director Julito Vitrolio, bumuo sila noong 2016 na memo na gawing admission requirement sa kolehiyo ang drug testing. Pero hindi raw ito naipatupad dahil sa protesta ng human rights group. Gayunman, mahalaga raw na magkaroon ng batayan sa pagpapatupad nito para masigurong hindi malalabag ang karapatan ng mga estudyante. Ang Department of Education may agam-agam sa hakbang ng lungsod dahil nagpapatupad na rin sila ng random drug testing. Hindi natin maiiwasan na baka yung nakuha namin na estudyante on our random drug test will also be selected by the local government and without knowing na hindi naman pala siya positive kaya lang nagkataon na parehong nakuha siya. There might be a notion or baka magkaroon din ng stigma within the class, no, na yung bata ay positive. All the while, hindi pala. Hihingi raw ng klarifikasyon ang DepEd sa Dangerous Drugs Board. Marisol Abdurrahman, GMA News.